mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo na Moment of Romance. Isa ka rin ba sa mga awit na nangangarap na sumikat o makakanta sa mga kasal ng mayayamang tao? Kung oo, ay pareho tayo. Sapagkat dati pa man ay pinapangarap ko na talaga na makakanta sa mga ganyang event. Pero masasabi kong natupad naman ito. Sapagkat ako ay pinakanta sa kasal ng aking pinakamamahal na ex. Ako nga pala si Jean. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay may tatlong bahagi. Sa unang bahagi, inyong malalaman dito kung sino ang babaeng iyon at kung paano ko tinapangan ang hiya ko upang makipagkilala sa babaeng iyon. Nakilala ko ito nung ako ay mga awit na sa aming lugar. Sa totoo lang, ay aksidente ko lang din nakilala ang babaeng iyon. Siya si Micaela. Kinausap kasi kami ng daddy niya na tumugtog kami para sa birthday ng kanyang anak. Kaagad naman kaming pumayag dito. Dahil unang-una ay pangarap talaga naming tumugtog sa mga ganitong event. Kahit maliit na event pa lamang. Dahil naniniwala naman kami na lahat ay nagsisimula sa ganito bago sumikat. By the way, may banda nga pala kami at ako ang vocalist dito. At hindi naman sa pagmamayabang, sa tuwing kakanta ko ay hindi naiiwasan ng mga babae na mapangiti at tumili dahil sa ganda ng boses ko. Maging ang birthday girl nga rin na si Micaela, nabalita namin na masungit ay napangiti ko nung kinanta ko ang paborito niyang kanta na Panalangin. Oo, aaminin ko, maganda talaga siya. Pero di ko nararamdaman ang sarili ko na magkakapilings ako sa kanya. Dahil nga sa siya ay suplada. At baka mabasted lang ako kapag ito ay aking niligawan. Hanggang sa habang kami ay kumakain sa event, ay may biglang pumasok sa isipan ng kasama ko sa banda na siyang naging dahilan upang makilala ko ng tuluyan si Micaela. Mga boy, ang ganda ni Micaela, no? Kaso mukhang masungit, kaya ang hirap lapitan, wika ng isa. Sumang-ayo naman ang lahat sa kanya. Ganito na lang, maglaro tayo. Paunahan kumain, tapos kung sino ang mahuli, lalapitan si Micaela para kausapin. Ano, game? Suggestion naman ng isa na kinapayag ng lahat dahil alam na nila kung sino ang matatalo at ako yun sapagkat nabagal talaga akong kumain lalo na ngayon na naka-brace ako kaya umisip ako ng paraan para di matuloy ang planong ito. Nako, wag na nating ituloy at baka mainis pa sa atin si Micaela, pahayag ko sa kanila. Matapos ko naman sabihin yon, ay sabay-sabay pa nila akong sinabihan ng KJ. Kaya wala na akong nagawa, kundi ang pumayag. At matapos nga nun, ay nagpabilisan na kaming kumain. Pinagtitinginan na nga kami ng mga bisita dito, habang ang iba ay pasikreto pang natatawa. Para kasi kaming mga patay gutom kung kumain. Pero hinayaan lang namin ito. Dahil wala ni isa sa amin ang gustong kumausap kay Micaela. At sa huli, as usual, ako pa rin ang natalo sa palaro naming ito. O paano ba yan, Jean? Talo ka. Ihanda mo na ang sarili mo at kakausapin mo na si Micaela. Pangaasar nila sa akin. Napabuntong hininga na lang ako dito sa dismaya. At pagkatapos noon ay kaagad nang tumayo
upang lapitan si Micaela. "Go bro, I like your confidence. Ire-ready na namin ang tissue namin ha." Ilan lang sa mga sinabi ng kabanda ko sa akin habang ako ay naglalakad papalapit kay Micaela. At nang ako ay makalapit na sa pwesto ni Micaela, na misto lang rin na pang nakaupo sa kanyang trono, ay kaagad ko itong binati ng happy birthday. Pero tinapunan lang ako nito ng matalim niyang tingin. Ang sungit naman ni birthday girl. Wika ko sa kanya, pero sa halip na sagutin niya ako ay inirapan lang ako nito. "Hi, ako nga pala si Jean, vocalist ng banda. Nice to meet you." Wika ko dito habang nag-o-offer ng handshake. Ilang segundo niyang tinitigan ang kamay ko. Pero sa halip na kamayan niya ay binaliwala lang niya ito. Kaya naman kaagad akong nagpatawa dito na siyang bumasag sa kasungitan ni Micaela. "Hello Jean, ako nga pala si Micaela. Nice to meet you. I hope na maging magkaibigan tayo." Sagot ko sa sarili ko. At pagkatapos nun ay kinamayan ko rin ang sarili ko na siyang naging dahilan upang mapatawa ko ng bahagya si Micaela. Napabulong pa nga ako sa sarili ko ng yes nang mapansin kong napatawa ko si Micaela kahit sa sandaling segundo lamang. "Alam mo, ang funny mo ano? Nakakainis." Pahayag niya sa akin. "Oo, funny talaga ako. Pero funny rin kita eh." Sagot ko dito. Napansin ko naman ang pagtataka sa kanyang mukha matapos ko itong sabihin. Kaya naman kinanta ko sa kanya ang kantang "Funny Langin Ko Sa Habang Buhay." "Makapiling ka, makasama ka. Yan ang funny langin ko." Kanta ko sa kanya na sinabayan ko pa ng kindat na siyang naging dahilan upang mapaiwas siya sa akin ng tingin para itago ang ngiting puminta sa kanyang mukha. Matapos noon ay kaagad na akong bumalik sa table kung nasaan ang aking mga kabanda. "Oh, ano balita?" Pagtatanong nila sa akin. "Success!" Masayang-masaya kong sabi sa kanila bago muling lingunin si Micaela na nakangiti habang may iniisip-isip. Pero matapos ang araw na yun ay hindi na ako umasa na muli kaming magkikita o magkakausap. Dahil unang-una sa lahat ay hindi ko naman nakuha ang number niya o kahit malaman man lang ang pangalan niya sa social media. Hanggang sa makalipas ang isang buwan ay isang phone call ang aking natanggap mula sa hindi kilalang number. Nag-alinlangan pa ako dito kung sasagutin ko ba o hindi. Dahil ito ay hindi pangkaraniwang nangyayari. Pero sa huli ay napagdesisyonan ko pa rin na sagutin ito. Dahil baka may kukuha ulit sa aming banda. "Hello? Sino po sila?" Tanong ko dito. "Hi po, idol. Ako po si Micaela. Ikaw po ba si Kuya Jean, yung kumanta sa birthday ni Micaela?" Sabi nito sa akin. "Ah, oo, ako nga yun. Bakit?" Pagtatanong ko uli sa kanya. "Pwede ka po bang kumanta sa birthday ko? Next Saturday po yun." Sabi niya sa akin. "Ah, ako? Pwede ako. Ewan ko lang yung mga kabanda ko kung available sila sa date na yon." Tugon ko naman sa kanya. "Hindi po kuya, ikaw lang po sana. Kasi po wala po akong ganong kalaking halaga para sa talent team ng buong banda eh." Paliwanag niya sa akin. "Ah, eh sige, pwede naman ako. San ba yon?" Pagtanong ko sa kanya. Kaya dito na niya pinaliwanag lahat sa akin ang tungkol sa magiging ganap na birthday. "Marunong po ba kayo kuyang maggitara? Kung marunong po kayo, magdala na rin po kayo ha?" Pahabol pa niyang sabi. "Ah, oo, marunong naman. Sige, pag-aralan ko na yung mga kantang kakantahin ko." Sagot ko dito. "Okay po kuya,
Thank you po. Pagpapasalamat nito bago putulin ang tawag. Kaya naman dito ay inihanda ko na ang mga kantang kakantahin ko para sa birthday ni Misaela. Pero lingid sa aking kaalaman na ito pala ay isang hindi pangkaraniwang party. Dahil nung sumapit ang araw ng Sabado, ay kaagad na akong nagtungo sa event kung saan gaganapin ang birthday niya. Sinuot ko nga rin ang attire na nais niya. Kaya heto, mukha tuloy akong manghaharana o aakyat ng ligaw. Pero sabi ko nga noon sa sarili ko, kung ano ang gusto nila, yun ang susundin ko, upang mapasaya ko sila sa kanilang special day. Pagdating ko sa lugar na napag-usapan, ay kaagad akong nakaramdam ng pagtataka. Dahil bakit wala man lang mga tao sa lugar? Wala man lang mga nakaparadang sasakyan. At kung birthday party ito, bakit parang hindi naman inayusan ang lugar na yon sa team na aakma sa attire na kanyang sinabi? Kaya naman nag-ikot-ikot pa ako dito. Open area kasi ito, kaya inisip ko na baka hindi naman dito gaganapin ang party. Sa aking pag-iikot ay napansin ko ang isang room na may konting disenyo na akma sa aming attire. Kaya naman napasabi ako sa sarili ko ng, baka dito gaganapin yung party ni Misaela. Kaya naman minabuti ko nang kumatok dito. At ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. At nanlaki ang mata ko matapos bumungad sa akin si Micaela na nakaayos din. Kaya naman dito ay sabay pa naming tinawag ang isa't isa dahil sa pagkabigla. Pinagplanuhan nga ba ito ni Misaela at Micaela? O sadyang pareho lang kaming na-set up? Yan ang ating malalaman sa susunod na pangyayari. Hanggang dito po muna ang aking kwento. At kung nabitin ko po kayo, sana po ay patuloy niyong subaybayan ang story ko sa susunod na araw. Hanggang sa muli, ang inyong tagapagbahagi, Jean. Para lagi po kayong updated sa mga new videos, huwag kakalimutang mag-subscribe at hit ang bell button sa aming channel. At sa mga listeners na gusto ibahagi ang kanilang kwento ng buhay, maaari nyo ipadala ito sa aming email address na momentofromance25@gmail.com.